Pagdating po sa ating lahat, tayo po ay maninimula na at atin pong awitin ang ating pambungad na awit. Atin pong basahin ang awit 18, 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi, O Yahweh, ikay aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan, si Yahweh ang ating batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na isang mapagpala at isang magandang araw, Panginoon, sa inyo. Lord, tunay po na ikaw po ang aming kalakasan, ang aming tanggulan, Lord, at tunay na tagapag-ingat, Panginoon, ng aming buhay. Lord, patuloy na sa araw pong ito, samahan niyo po kami sa aming mga gagawin, Lord, at tunay, Lord, sa bawat may bahagi, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain, Lord, through our action, Panginoon, tunay na kayo po'y aming maparangalan at mapasalamatan. Lord, muli, salamat sa inyo pong pag-ibig, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan at yakapin, Panginoon, at protectionan, Panginoon, ng inyo pong kapangyarihan. Lord, muli, salamat. In Jesus' name we pray. Amen.
sa araw na ito ng gabi ay meron kaming lakas, meron kaming buhay, may bagong araw pang ito na pangharapin, nakasama ka pang ito. Tunay nga pang ito na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga pang ito na hindi mo kong aking pinapabayaan. Tunay nga Panginoon na patuloy kayong sumasama sa amin sa lahat ng bagay pang ito. Maraming maraming salamat po. Tunay nga Panginoon na ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan, Panginoon. At nagsapapasalamat po kami, Panginoon, dahil hindi po kami iniiwan. Tunay, Panginoon, na sa mga oras na ito, ang lahat ng awitin, ang lahat ng aming iniisip, Panginoon, ay tangi sa iyo lamang po namin inaalay, Panginoon. Marapat sa Panginoon na ikaw siyang mamuna, ang siyang sumagip na sa gawain nito, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi, Panginoon, ibinabalik ko po sa inyo. Pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng itong na anak na si Jesus. Amen. Sa iyo na po
kayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan, dakila at banal, purihin at sambahin ang iyong pangalan. Ikaw na nakaluklok sa trono ng iyong awa at kahabagan. Dumudulog kami na may mababang kalooban at humihingi ng iyong patawad at pagmamahal. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang at haya mo po na ang aming dalangin ay makarating sa iyong dakilang harapan. Dinadalangin po namin matapos na itong pandemic na lumiligalig sa buong mundo. Haya mo pong bumalik na sa normal ang aming buhay at makita mo kaming sama-samang nagpupuri sa iyong pangalan. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo po ng karunungan ang mga namumuno sa bawat bansa, lalo higit ang aming Pangulong Duterte. Bigyan mo siya ng karunungan upang mapamalaan ang bansang Pilipinas na naaayon sa iyong kalooban. Tulungan po ang bawat ahensya ng aming pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan mula sa mga mayayaman hanggang sa dulo at mababang antas ng lipunan. Samahan ang mga mayors, governors, councilors, barangay captains at mga local officials na tignan at tugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakuhan. Maipusay sa puso nila ang tungkuling kanilang sinumpaan at maisagawa ito na ikaw ang pinaglilingkuran. Dalangin ko rin ang Unida sa kalaganapan, samahan at protektahan ang pamunuan at mga lokal na iglesia, maliit o malakiman. Bigyan ng karunungan ang lahat ng mga manggagawa at ingatan sa lahat ng kanilang mga gawain. Sama mo po ang aming houchard sa Welfareville. Patuloy na kumilos ang iyong banal na espiritu at mangusap sa kanilang mga puso. Patuloy na magliwanag ka sa kanilang buhay, maging ilaw ng kanilang kapaligiran, mamuhay ng tama sa iyong harapan. Nilalapit ko po ang bawat isang sambahayan na kung merong karamdaman, bigyan sila ng kagalingan. Kung may mga sambahayan na may financial problem, Panginoon, abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan ang lahat ng mga mag-aaral na may pasok na sa kinabukasan. Bigyan sila ng karunungan at pasensya sa mga magulang na tutulong sa kanilang pag-aaral. Samahan ang mga guro na bigyan ng pasensya, karunungan dahil sa pagbabago ng mga pamamaraan at pagtuturo. Ingatan mo sila at bigyan ng magandang kalusugan. Lahat ng mga organisasyon ay iyong tulungan at samahan. Panginoon, napakaraming kahilingan ng aming mga puso. Kulang ang aming labi sa lahat ng ito. Pero alam mo po kung ano ang mabuti sa amin. Lahat pong ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa inyong mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 2. Kayo'y hinirang ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa, upang tabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Kristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 2. Glory to God, purihin po ang Panginoon sa napakagandang linggo na tayo po ay magsasama-sama, magpupuri, sasamba sa kanyang dakilang pangalan. Dalangin ko po na tayo po ay patuloy na nasa biyaya at kapayapaan ng Panginoong Diyos. Maranasan po natin ang kanyang kabutihan sa oras nito at maging sa mga oras na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, lalo na po sa ating pagsamba ngayon. Alam niyo, tayo po ay nabubuhay sa mundo na puno ng iba't ibang mga uri ng sufferings, hardship, yung mga challenges o yung mga hamon sa buhay natin. Na marahil po, tayo mismo sa ating buhay, nararanasan natin yung iba't ibang mga kahirapang ito. Lalo pa, marahil sa panahon ngayon, na kahit po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo exempted
dun sa mga sufferings, dun sa mga hardships, dun sa mga challenges. Maari meron din mga nangyayari, mga conflicts sa family, o sa simbahan, o yung kahirapan din, even sa mga naghahanap buhay po, yung sa mga usapin ng finance sa ating bahay, sa ating church. Alam kong may mga magkakataon na dumadaan po tayo dito. Mahirap po ang buhay. Hindi po dahil Christian ka, exempted na tayo doon. Being a Christian doesn't make life here and now easier. Minsan nga, mas mahirap pa. Sa ating pong pag-aaral ngayon, sa aklat ng Unang Pedro, isinulat po ito ni Apostol Pedro sa mga Christians sa mga probinsya ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Mga lugar na nasa modern Turkey na po ngayon. By the way, ang ating pong pag-aaral ngayon ay sasagutin po natin ang katanungan. Paano ba matitiyak ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa gitna ng mga hamon sa buhay? Mahalagang makita natin kung ano yung mga dinadaanan natin at paano po tayo haharap sa mga kaganapang ito sa ating buhay. Hindi ho maganda yung kalalagayan ng unang mga mananampalataya, ng mga Kristiyano sa panahon ni Pedro. Masasakit po yung mga pagsubok na naranasan nila. Sabi nga ho dun sa chapter 1, verse 6, meron daw po mga nagsasalita sa kanila ng masasama. Meron pong, sabi nila, iniiyakan nila, tinitiis nila yung mga injustices na kahit magtrabaho sila ng maayos, masama pa rin po, unfair pa rin po yung treatment sa kanila nung kanilang mga amo. Nilalait po sila, sinisiraan, iniinsulto dahil sila ngayon mga tagasunod ni Kristo. At kahit gumagawa po sila ng mabuti, masama pa rin po ang ginaganti sa kanila. Hindi lang sila yung dumaranas dito, lalo na po yung lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo nung panahong yun. Hindi lang po sa panahon nila, maging sa panahon din natin ngayon. Kahit na sabihin po natin pansamantala lamang yung mga sufferings, ang pakiramdam po natin, matagal na, no? Ang tagal-tagal na matapos. Ito na lang nga pong lockdown, imagine more than 6 months na po tayo. Marami po sa atin naka-confine lang sa bahay, nawala na ng trabaho. Meron pong marahil puno ng takot at pangamba. Minsan parang madali pang pakinggan yung huwag kayong mag-alala, matatapos din yan, magiging okay din ang lahat, things will get better. Pero parang naiinip na rin tayo. At kailangan nating malaman, hindi yung kung ano yung mangyayari o kailan matatapos, kundi paano tayo mag-respond when life is hard. At dahil mahirap na ang buhay, kailangan po nating tingsin yung mga bagay na yun at kailangan po nating matutuhan kung paano talaga humarap sa buhay na merong pagtatagumpay. Sa panahon po ng mga pagsubok, gusto po nating mapakinggan yung positibo, yung malapit sa katotohanan at magbibigay po sa atin ng pag-asa. Kaya yung 1 Peter, ang pag-aaralan po natin, ipinapaalala po nito sa atin na in times of sufferings, in times of hardship at mga challenges, ang kailangan po nating marinig ay yung mga tiyak na mga pangungusap mula sa salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan. Nais ko pong basahin natin yung mga talata sa Unang Pedro, Kabanatang 1, Talatang 1 at 2. Ganito po ang sabi. Mula po kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Bakit po natin dapat basahin ang sulat na ito? Bakit nga po ba dapat natin malaman yung mga sinasabi ni Pedro tungkol sa pagtugo natin sa mga sufferings at hardship at yung mga challenges sa Christian life? Siguro kung babalikan po natin at ating pong pag-aaralan, sino nga ba si Peter? No? Ano nga po ba yung natatandaan nating mga pangyayari sa buhay ng lalaking ito kung saan ay nakita po natin ang Diyos ay naging matagumpay sa kanya maging sa mga panahon ng mga pagsubok o maging sa mga panahon ng mga problema. Tignan po natin sino nga ba siya. Sabi po sa verse 1, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo. Si Pedro po ay isa sa 12 disciple ni Jesus. Ang pangalan niya po ay Simon, pero ginawa po itong Cephas. Ito po yung Aramaic for rock. Kaya yung pangalan niya po ay Pato. Sa Greek po, ang pangalan niya ay Petros o Peter.
parang matibay, no? Parang di magigiba yung pundasyon, parang matapang ang dating. Pero ito pong si Pedro, maraming sablay. Ilang beses po siyang sinaway ng Panginoong Jesus, marami po siyang nabitawang salita noon at dito umatong sa plano ng Diyos. Alam niyo po, tatlong beses niya pong ikinaila ang ating Panginoong Jesus na sabi niya hindi niya kakilala ito. Paano naman po tayo maniniwala sa sinasabi nito? But later on, after the resurrection, nirecognition po siya ng ating Panginoong Jesus. Tatlong beses pong tinanong si Peter sa aklat ng John, ang sabi po ng Panginoong Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Do you love me, Peter? At alam niyo po, tatlong beses din na sumagot si Peter, yes, Lord, you know it. Alam mo yan, Panginoon, iniibig kita. At tatlong beses din pong sabi ni Jesus, feed my sheep, no? Pakainin mo ang aking mga tupa. At yun nga po ang ginawa ni Pedro. Filled by the Spirit, he preached the gospel, he led the church in Jerusalem, at ayon po sa tradition, wala po ito sa Biblia, pero nasaksihan po ni Peter na ipako sa krus ang kanyang asawa. At pati po siya ipinako pabaliktad, he suffered and died for the gospel, tulad din ng kanyang Panginoon. So we listen to Peter, not because of Peter, not because of his qualifications, though qualified siya, pero far from perfect pa rin. We listen to him because of Jesus. Kaya ho tayo nagbabasa at kaya ho natin inaaral ang katotohanan ito dahil alam natin ang Panginoong Jesus ang siyang sentro ng salita ng Diyos. Si Peter po ay apostol ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sinugo, representative o kinatawan o ambassador. Siya po mismo ay nakakita at nakarinig sa sinabi ni Jesus. Witness of his suffering, sabi po din sa verse 1, chapter 5. Ano mang nakasulat dito ay perfect, perpekto ang angkop ng mga salita mula sa ating Panginoong Jesus. At mahalaga na ito po ay ating matuunan, unawain at isa buhay. Kailangan po natin ang katotohanang matibay tulad po ng sulat ni Pedro. Matibay at kahit po sa paglipas ng mahabang panahon ay di nababagong mga katotohanan na dapat po nating panghawakan sa oras ng ating kahirapan. In times of sufferings, in times of hardship, in times sa mga challenges sa buhay natin, para maunawaan po natin kung paano tayo tutugon dito, kailangan po natin lalo pang makinig at magbasa at maunawaan ang salita ng Diyos. Sa panahon po ng mga challenges sa ating mga buhay, alalahanin po natin mabuti ang sinasabi ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita. Kaya dapat po, read your Bible, pray every day, and you grow. Yung paglago po natin na kasalalay sa kung gaano po tayo nag-uukol ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano pa ho, sa mga panahon ng mga challenges sa ating buhay, alalahanin po natin at paniwalaan kung sino ka na ngayon bilang isang Kristiyano. Kasi minsan yan po ang problema natin. Pag dumarating yung mga problema sa buhay, nawawala po yung identity natin as a Christian. What is our Christian identity? Alam niyo po, God has given us a new identity. Nung tayo po'y nakakilala sa ating Panginoong Jesus, binigyan po tayo ng bagong buhay at bagong identity o pagkakakilanlan. Tulad po ni Pedro. Si Pedro po, alam niyo kung sino siya. Mahalagang na alam mo rin kung sino ka ngayon dahil kay Kristo. Na sa panahon na tayo po ay umaharap sa mga pagsubok, mahalaga na alam natin kung sino tayo at ano ang ating identity bilang Kristiyano. Kaya kung ipinapaalala po ito sa atin ni Pedro, simula pa lang po, makikita po natin na dahil ang mga Kristiyanong ito ay napadpad sila sa iba't ibang probinsya. Ipinapaalala po ito ni Pedro sa kanila. Nandun po sila sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia at Bithynia. Kung hindi ko po alam yung lugar na yun, pero nasa lugar po yan ng Turkey ngayon. Pero dapat po na maliwanag sa kanila, bagamat nandun po sila sa ibang lugar, kung sino sila. Sabi po dun sa verse 2, sabi po, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat po lapa at pinabanal ng Espiritu Santo. Yung NIV po, sabi po, God's elect exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia who have been chosen. Sabi po dito, mayroong tatlong bagay na ipinakita si Apostol Pedro sa kanila
sila ay pinili ng ngalat dayuhan. Bakit po mahalaga itong tatlong ito? Yung number one is elect or pinili. Sa panahon pong pinipilipit ka ng mga pangyayari sa buhay mo, tandaan mo na hindi po ito yung primary identity. Minsan kasi nilalabel po natin yung ating sarili. Broken-hearted ako, miserable single ako, wala pa akong nagiging boyfriend, o kaya abuse ako, neglected ako, rejected ako. Pakabinsan yan po yung ikinakabit natin sa ating mga pangalan. Maraming totoong naranasan mo yan, pero hindi yan ang magde-define sa buhay mo. Sa halip na yan ang itatanim mo sa puso mo, ang paulit-ulit mong ipaalala sa iyo, until you really believe it, ay ito. Dahil kay Kristo, pinili ako ng Diyos, minahal ako, tinanggap ako, iniligtas ako, hindi dahil ako ay karapat-dapat, kundi dahil kay Kristo. Di ba mahalagang makita mo natin na sa kabila ng mga kaganapan sa buhay natin, nagtagumpay pa rin tayo dahil mahal tayo ng Diyos, dahil tinanggap tayo ng Panginoon, dahil pinili tayo ng Panginoong Diyos, iniligtas at karapat-dapat, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil kay Kristo. Ang sabi din po dun sa verse of the dispersion o nangalat, sa Greek po, ang salitang ginamit dyan ay diaphora. Yung diaphora po, ibig sabihin scattered. Ginagamit po yan ng mga Pilipino na nagkalat sa iba't ibang bansa. Yung mga OFWs din, ano? Yung mga scattered, no? Nasa iba't ibang lugar. Kaya tawag po, Filipino diaspora. Pero originally po ay ginamit sa mga Hudyo na pinalayas sa kanilang homeland. Nakakalat po sila sa iba't ibang bansa. Pansamantala lamang ito, and they are looking forward sa pangako ng Diyos na titipunin ulit sila mula sa iba't ibang bansa. Ni-apply po dito ni Peter, hindi lang sa mga Jewish Christian, sa mga Gentiles Christian na nandoon din po. Kasi sila po ay scattered din, ano? Halo-halo po kasi yung Christians and non-Christians. Pero one day, sabi po, titipunin ng Diyos lahat. At tulad po ng sabi ni Jesus, there will be one flock and one shepherd. No, lahat po ay lilikumin, iipunin ng Panginoong Diyos. At siya po ang maghahari, siya po ang magiging pastol nila. Hindi man tayo literal na nangalat, no? Hindi naman tayo magkakahiwa-hiwalay. Pero dahil sa pandemya, parang kalat-kalat tayo. Minsan pati isip natin, parang watak-watak. Literal na hindi tayo magkakasama sa isang lugar sa ating pong pagsamba ngayon, pero sa katotohanan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Na sa anumang pagdurusa, alam mo natin, ginagabayan tayo ng Panginoon. Because we belong to Him. We don't belong to this world. Hindi naman po ito yung ating mundo eh. Hindi naman po dito tayo lang tinalaga ng Panginoon. Ano po ba yung identity ng mga Kristiyano? No? Sabi dyan, pinili. Sabi nga po dito, nangalat. At yung term na ginamit po yan, exiles, no? Exiles po tayo, mga dayuhan. Yung ibang term po, ang ginamit sojourners or exiles nga, no? Ginamit po yan sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Parang mga Hudyo din, ano, na nag-exile sa Babylon noon, hindi yung tirahan nila. Ang tawag po sa kanila, mga outsiders sila doon, mga foreigners, no? Although mga foreigners sila, pero mga alipin sila. Sa atin nga, maganda yung mga foreigners. Sila yung pinaglilingkuran natin, no? Pinagsisilbihan natin, samantalang tayo yung may-ari ng Pilipinas. So tayo yung taga-Pilipinas, no? Pero yung mga foreigners, pag napunta sa atin, parang mas mataas yung level nila. Parang hindi po tayo mga Kristiyano ngayon, kahit dito talaga tayo nakatira, parang temporary residence lang. Iba yung ating citizenship na nakalagay po sa ating passport. Although alam niyo na yung passport na tinutukoy ko, hindi po yung sa Philippine Embassy, kundi passport natin sa heaven. This is not our home. Yun ang pinapaalala po sa atin ng mga sufferings na experience natin ngayon. Our best life is not now. Nakikiraan lang po tayo sa mundong ito. We don't belong to this world, we belong to God. No? Tayo po ay pag-aari ng Panginoong Diyos. At walang anumang bagay sa mundong ito, anumang makakapawi o makakaibsan sa bigat at hirap na dinadanas natin. Dahil alam natin na meron tayong kagalakan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya in times of sufferings, alalahanin mo kung sino ka. Remember your gospel identity. Nakatali yan hindi sa karanasan mo o sa ginawa mo sa sitwasyon mo ngayon, nakatali yan kay Kristo at sa mabuting balita na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya huwag na po tayong manumbay.
Dahil anuman ang ating karanasan ngayon, alam ng Diyos yan. At nandun po ang Panginoong Diyos sa panahong nararanasan natin dyan. At isipin po natin, hindi po ito ang tiyak nating tahanan, kundi sa tahanan natin doon sa kalangitan. Ano po yung makikita natin dito sa mga talatang ito? Yung assurance of the Trinity, na yung Godhead ay kasama natin sa buong panahon ng ating buhay, even sa pagharap po natin doon sa mga suffering, sa mga hardships, sa mga challenges. Ano ba yung basihan o batayan ng bago nating katayuan o kalagayan bilang mga pinili ng Diyos? Sabi po doon sa verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat pula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa panahon po ng mga challenges sa ating buhay, magtiwala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu ay para sa iyo. Kapag nagiging patong-patong o sunod-sunod po yung mga bad news na dumarating o narinig po natin, parang feeling natin wala ka ng kakampi. Parang napag-iwanan ka na. Mahalaga pong tandaan mo o tandaan natin ang Diyos ay kakampi natin. Kung piling mo pasan-pasan mo yung buong mundo, alalahanin mo kung sino ang bumubuhat sa iyo. Sabi nga dito, Father, Son, and Spirit. Three persons of the Trinity. Tulong-tulong para buhatin po tayo. Makatitiyak po tayo that the grace of God we need today and tomorrow will be available sa oras na kailangan po natin sa ginagawa niya para sa atin. Ano po ang ginagawa ng Trinity? Ano po ang ginagawa ng Diyos Ama? Ano po ang ginagawa ng Diyos Anak? Ano po ang ginagawa ng Banal na Espiritu? Ang sabi po, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa. Doon po sa English, sabi, according to the foreknowledge of God, the Father. Pinili po tayo ng Diyos, hindi dahil sa nakita niya ahead of time na pipiliin natin at mamahalin natin siya. Pinili po tayo ng Diyos na mahalin sa simula't simula pa bago palitain ang mundo dahil pinagpasyahan niya sa sarili niya, mamahalin niya tayo. Not because of who we are or what we have done, tulad po ng sinabi din ng Diyos sa pagpili niya sa Israel, not because of who you are, no? Minahal po tayo ng Diyos, pinili po kayo ng Diyos, o pinili po tayo ng Diyos dahil pinasya niya mahalin tayo. Malaya po ang Diyos na piliin kung sino ang gusto niya. Sabi po ng Romans chapter 9, verse 15 to 16. At ang tawag po dito, biyaya. This is grace. This is the sovereign grace of God. No? Yung pagpapasya po ng Panginoong Diyos, tayong mga nakay Kristo, tayong mga pinili niya, babantayan niya, iingatan niya, mamahalin niya hanggang sa dulo. Diba? Napakaganda pong makita natin yung pagpili ng Panginoong Diyos ay siya lamang ang may karapatan nito. And nothing, sabi po ng Romans chapter 8, verse 38 to 39, nothing and no one can separate us from His love. No? Wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya maganda po yung sinayaw kanina, no? L-O-V-E, love. Yan po yung kailangan ng mundong ito. At sa pag-ibig ng Diyos sa atin, minahal niya tayo kahit na sino pa tayo. This is great mercy. Sabi po ng 1 Peter 1:3, isang dakilang kahabagan ng Diyos. Ano pa po yung pinakita dyan? Pinabanal ng Espiritu Santo. Sa English po, in the sanctification of the Spirit. Ang pasya po ng Diyos na piliin tayong mahalin ay binigyan po ng katuparan ng Espiritu Santo nang baguhin niya ang puso natin para tayo po ay bukod sa kasalanan at mailapit sa Panginoong Diyos. Kaya yung tinatawag po nating sanctification period. Na nung tayo nakakilala sa Panginoong Diyos, nililinis tayo ng Panginoon upang tayo po'y maging banal sa kanyang harapan. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Kumbaga sa isang nakatali, sa isang maling relasyon, hinugot po tayo ng Espiritu para makarelasyon po nating muli ang Diyos. At nasa atin na po siya ngayon. Sabi po, the Spirit inside us. Yung banal na Espiritu'y nananahan sa ating puso. Reminding us of the love of God for us. Patuloy na binabago para maging katulad tayo ng ating Panginoong Yesus. Huwag po nating pag-alinlangan yung pag-ibig ng Diyos. Lalo na kung tayo po'y dumadaan sa mga kahirapan. Na minsan tinatanong natin ng Lord, bakit po namin ito nararanasan? Don't doubt God's love in times of sufferings.
kasi alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. The Spirit inside us is always active in molding us to be like Christ. No? Yung banal na Espiritong nasa ating puso ay nararanasan natin, nabubuhay para sa atin upang tayo po ay hubugin na maging katulad ni Kristo. At nagiging tulad po tayo ni Kristo kung sumusunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po dun sa verse, upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dun sa English sabi, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with His blood. Nilinis na tayo at patuloy na nililinis. Binago na po tayo at patuloy na binabago dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ginawa niya sa krus para sa atin, yung sprinkling with His blood ay term na nagpapaalala po sa atin sa nangyari po sa aklat ng Exodus chapter 24 verse 4 to 8. Kung saan matapos pong ibigay yung mga utos ng Diyos at nangako silang susundin ito, nagpatay po ng tupa at iwinisig ang dugo sa mga tao. Looking forward, ito po sa gagawin ni Kristo, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 29. Siya po ang nagbayad na dapat nating bayaran dahil sa pagsuway natin sa mga utos ng Diyos. At dahil po sa ginawa niya, pinagtibay niya po ang New Covenant. Naalala po natin yung salita sa Last Supper. Sabi niya po, the New Covenant with His blood, yung bagong tipan ng aking dugo. Kaya pag inaalala po natin yung banal na hapunan, katulad po ng ating gagawin mamaya, ay inaalala po natin yung banal na dugo ng ating Panginoong Yesus na nagbigay sa atin ang bagong tipan o pakikipag-ugnayan sa Kanya. Na dahil po sa pagsunod niya, dahil sa pag-ako niya sa ating pagsuway, binago niya po ang ating puso para makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, lalo na po when life is hard, obeying God seems harder, pero hindi imposible dahil kay Kristo. Ang paghihirap niya po para sa ating kaligtasan, ang paghihirap din niya ba ay para po bigyan tayo ng halimbawa kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung paulit-ulit na paksa ni Pedro na sinulat niya. Not just our sufferings, but the sufferings of Christ, ang sabi niya. Makikita mo natin yun sa mga talata sa aklat ng unang Pedro. Nilait po siya, itinakwil, sinugatan siya, pinahirapan, pinatay. Ang pagsunod po sa kanya ay hindi lang pagsunod sa mga utos niya, kundi pagsunod sa paghihirap na dinanas at tinis niya para sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos na nasa atin na, ang banal na Espiritu na nasa atin na para paguhin po tayo at maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ito ay binayaran ni Kristo para sa atin na maghirap siya at mamatay sa krus. All the resources we need to respond rightly dun sa mga sufferings na nararanasan natin, nakalimutan na po natin. Kaya kailangan ipaalala. Kailangan pong ipanalangin. Kailangan pong pagtulong-tulungan. Standing firm and growing in grace together. Yung panalangin po dito ni Apostol Pedro para sa kanila, para din po ito sa atin. Sabi po ni Apostol Pedro, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Sabi po sa English, grace and peace be yours in abundance. Ano po ang nais kong ipakita dito? Na sa panahon ng mga challenges sa ating buhay, magtiwala po tayo na ang biyaya ng Diyos ay sapat at higit pa para sa lahat. O para sa atin. Ang biyaya po, kung sabi ko natin biyaya, yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung undeserved goodness from God, ito po yung naranasan natin dahil sa ating Panginoong Jesus. At ito rin po ang panalangin ni Apostol Pedro na patuloy na maranasan natin sa tulong ng nanggagaling sa ating Panginoong Diyos kapag mahirap ang ating buhay. We stand firm in His grace, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kaparaanan. Ang layunin po ni Pedro ay para ipaalala sa atin na sa biyaya at tulong lang ng Diyos kaya makakatayo po tayo sa panahon ng mga pagsubok. Sa 1 Peter chapter 5 verse 12, ang sabi po ay sa ganito, sabi po sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa pagpapalang ito.
Sa New Living Translation, maganda po. Sabi, my purpose in writing is to encourage you and assure you that you what you are experiencing, yung tinutukoy po nito, yung sufferings, is truly parts of God's grace for you. Stand firm in this grace. No? Yung kapayapaan po, ito po yung isang prayer ni Apostol Pedro, na kahit na sa panahon ng pandemya o sa mga hamon sa ating buhay, ang puso po natin ay panatag at nagtitiwalang all is well with my soul. Because all is well with our relationship with God. No? Yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung ending ng letter niya. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 14, sabi, peace to all of you who are in Christ. Yung pagbati at panalangin niya ay para po sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Na as we experience yung mga sufferings, mararanasan din po natin yung grace and peace sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ito rin po yung bumago sa relasyon natin sa isa't isa. Sabi po, vertical grace and peace lead to horizontal grace and peace. Ano pong ibig sabihin ito? Yung biyaya at kapayapaan na mula sa ating Panginoong Diyos ang magdadala sa atin ng biyaya at kapayapaan sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Una po, dapat maayos yung relasyon sa Diyos bago po tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating kapwa. Sabi po ni Apostol Pedro, my grace and peace be multiplied to you. Ang panalangin po natin na sa panahon ng mga paghihirap, mas maranasan po natin ang masaganang biyaya at kapayapaan na galing sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahon po ng mga challenges sa ating buhay, paano matitiyak ang biyaya at kapayapaan ng Diyos? Alalahanin mong mabuti ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Alalahanin mo kung sino ka o sino ka na ngayon bilang isang Kristiyano. Magtiwala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo ay para sa iyo o suma sa iyo. Magtiwala ng biyaya ng Diyos ay sapat at higit pa para sa iyo. Mga kapatid, dumating man sa atin ang iba't ibang hamon sa buhay, asahan natin ang biyaya ng Diyos ay para sa iyo. Matambakan ka man ng maraming problema sa buhay, tambak din po yung mga pangako ng Diyos na maaari po nating mapanghawakan. Sa atin pong patuloy na pagharap sa pandemya at sa mga hamon ng buhay, dalangin ko po na sumagana nawa sa atin lahat ng kagandahan, loob ng ating Panginoong Diyos at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon mula ngayon at pagpakailanman. Amen. Thank you.
Kapatid, tayo po ay dadako na sa pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoong Yesus. Alam ko po na naihanda niyo na po ang inyong gagamiting saro o inumin, pwedeng juice o wine, at ganun din po yung tinapay o anumang cracker o tasty na pwede niyo pong gamitin sa ating pagdiriwang o pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay magpapatuloy na. Mga minamahal na mga kapatid, ang banal na hapunan po ay isang sakramento na itinakda ng ating Panginoong Yesus na ayon sa banal na kasulatan. Ito po ay ginagawa natin bilang pag-aalala na minsan ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pinakamahalagang katotohanan na kapaloob po dito ay ang Panginoon ng hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito ang tanda ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Yung tinapay at saro po ay kalarawan o simbolo lamang at hindi po nagbabago o nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ng may karapatang tumanggap nito ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpailalim sa bautismo sa tubig. Patuloy nating basahin ang banal na kasulatan. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 27 hanggang 32, ganito po ang ating mababasa. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain o umiinom ng hindi pinahahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisisatin po natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo po ay mananalangin, magkaroon po tayo ng personal na pananalangin para po sa kapatawaran o paghingi ng kapatawaran at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kinikilala ho namin, Panginoon, na kayo Diyos na banal. Kung meron po kayong nakikitang karumihan sa aming mga puso, mga bagay na ginawa ng aming isip, pinahayag ng aming mga bibig, ginawa ng aming mga kamay, nilakaran ng aming mga paa, patawarin po kami, Panginoon, sa mga maling katotohanan, maling mga bagay na ginawa namin, Panginoon. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan, at bayaan mo po kami na dumakad sa iyong katwiran at maranasan po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran, ang iyong pagkapala, ang patuloy na pagsama sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, kung nagkasalaan ng sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at siya ay si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Kaya't kung ipinapahayag po natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya nga na kayo ngayon ay nagsisising tapat at pinatawad sa inyong mga kasalanan at patuloy na naglalasang sundin ang banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos ng buong kagalakan at katapatan
Magsidulog kayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin itong hapunan ng Panginoon para sa inyong patuloy na kaaliwan at katibayan ng pananampalataya. Atin pong itatalaga ang pinapay at saro na atin pong gagamitin, tayo po'y patuloy na manalangin. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig ay iyong pinagkaloob ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa amin, na siyang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at ipinagutos sa amin ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawaniyang pagparito. Isinasamo po namin sa iyo, Amang Mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at saro ng mga kalarawan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, ay patuloy rin naming maalaala at maranasan ang kanyang masaganang pag-ibig at pagpapala ngayon at magpakailanman. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoong Jesus at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus noong gabing yun, siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya at ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin." Ang lahat po ng nagnanais na dumulog sa dulang ng ating Panginoon ay atin pong inaanyahan na tayo po'y tumanggap ng banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin kuhanin ang tinapay na ating inihanda at sabay-sabay po natin itong tanggapin. Ang ating pong saro na inihanda ay ating pong sabay-sabay na inumin, kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin ng pagkapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po aming Diyos, kasama ng lahat ng mga mananampalatayang kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo, na amin pong pinagdiriwang ang iyong kabutihan, ang iyong kapanganakan, ang iyong buhay, ang iyong kamatayan, ang iyong muling pagkabuhay, at ang iyong nalalapit na pagdating. Salamat Panginoon dahil alam namin na ito ang dahilan kung bakit meron kaming buhay na walang hanggan. Samahan mo po Panginoon na sa bawat panahon na kami po'y dumudulog ng iyong sa pag-aalala ng iyong banal na hapunan, patuloy po naming maranasan ang kapuspusan ng iyong kabanalan. At patuloy namin ipakilala sa mundo ng aming Diyos na pinaglilingkuran ay dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Ang lahat ng ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong masaganang kahabagan at pag-ibig sa amin. Salamat po Panginoon sa kapahayagan ng mga banal na salita. Salamat Panginoong Diyos sa pagsasama-sama namin bilang mga kapatid, maging sa natapos naming pagsamba Panginoon. Iparanas mo po Panginoon sa bawat oras at araw ng aming buhay, maranasan po namin ang isang buhay na lagi pong nagbibigay ng kaluguran sa iyo. At nawa Panginoon, sa amin pong pansamantalang pag-iwahwalay ay patuloy na iparanas sa bawat isa sa amin ngayon ang iyong masaganang basbas at pagpapala.
Mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaaliwan, pakikipisa ng banal na Espiritu ang sumaatin, magmula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you. Gracious, the Lord be gracious, gracious.